paghihingi ko ng tawad o pasensya din sa mga nangyari, pero wala na po talaga akong masabing iba. I'm sorry na po. Dahilan kung bakit umabot sa ganun. Maraming factors po. Maari po yan sa pag-post ko po. Though, wala naman po sigurong taong normal na mag-expect sa isang post niya na ganun karaming tao mag-respond niya. Pero, ina-apot po po yung pagkakamali ko na yun. Hindi ko lang po akalain na ganun karami yung mag-release ng tao na lalabas sa butom na kailangan talaga ng pagkain. Ang sinabi po namin is 10 a.m. na magbubukas. Pero dumating po ako doon ng mga alas 7 po ng umaga. Mahaba na po yung tila. Bakit po nagkaroon ng tila? Wala rin po akong ibang masasisi doon. Pero yung sa mga pumila po ng alas 3, alas 4, hindi ko po akalain na gagawin nila yun. Kasi ang alam ko po, alas 5 po ng umaga, ang tapos ng curfew, ang cut-off ng curfew. So hindi ko po naisip talaga. Naghanda naman po kami ng mga safety protocols, kaya naisip ko po na bakit hindi natin lagyan ng salamin sa harap para hindi na nila kailangan hawakan yung mga goods. Put kami ng mag-aabot, mag-gloves kami at lahat. Pero inaamot ko hindi po maging enough sa pagpapatakbo. Sinasabi po ni Kat na nagulang po ako, nag-request po ako sa kanya, may formal letter po kami sinend sa kanya noong April 21. Okay. Hindi ko naman po ina-expect na ganito parang ng tao. Kung sa tingin po nila, at pagdating po pala kami ng alas 7, ako po kami magsimaga, ang mga alas 7, napresent po na may tinda. Tumawag po kami sa munisipyo para humingi po ng backup at mabilis naman po itong tumugon. Yun. Pero kung sinasabi po nila yung nagkulang po ako dito, tatanggapin ko po, nire-respect ako po kung ano pong sabihin nila. Okay. Kasi wala naman po kung ibang masisisi dito kahit yung ibang tao. Kasi gutom lang po talaga sila. So Angel, ano ang reaksyon mo sa sinabi ng barangay at ng LGU na tila kulang yung coordination ng grupo ninyo para sa community pantry kanina? Kulang po yung permits na nakuha po namin na kahit hindi naman po kailangan. At kahit po sa AFP, nagpaalam din po ako bago po ito gawin. Though, inaamin ko po sa munisipyo, hindi po ako nagsabi in advance kasi sabi din naman po kailangan. Pero nung dumating po ako noong umaga, nagsabi na po kami na kailangan po namin natulong. At in fairness naman to them po, tumulong naman po sila at bilis naman po silang responde. Kaya inuulit ko po, kung sa tingin po nila, malaki po ang pagkakamali ko dito. Aakuin ko naman po yun. Hindi naman po ako magtuturo ng ibang tao kasi wala naman akong nakikita dapat ibang sisihin. Opo. Paano mo, Angel, tutulungan yung naiwan ni Mang Rolando? Di ba si Mang Rolando'y namatay dahil sa pita habang nasa pila? May plano ka ba para sa pamilya ni Mang Rolando? Alam niyo, wala naman ako sigurong sapat ka na makakapawitin sa faith na ramdaman ng pamilya. Pero kung ano po yung kailangan nila po sa akin, nandito po ako, oras, financial support, kung ano pong suporta, nandito po ako. At maayos po kausap yung mga tao, yung mga anak po, ni sir. Maayos po yung pagpapalaki sa kanila. At naawa rin ako na minsan nasisisi na bakit hindi sila yung pumila sa community pantry. Bakit kailangan ng tatay? Ang sagot po nila doon ay hindi po nila alam. Hindi po sila nagulang ng pagsabi. Hindi po nila alam na pumila doon si tatay. Siguro si tatay bilang isang tatay nga, gusto lang din makapagbigay ng ambag sa pamilya. Kaya nagawa niya po doon.
Kami rin po, dili po kami ready na may mga senior citizens po sa labas. Kasi alam ko po, bawal po talaga lumabas ang mga seniors. Pero naglabas po kami ng, ready po kami ng tents at upuan for them. Hindi naman po sa pag-i-encourage na lumabas at kumila mga senior citizens sa akin. Kundi para lang ma-lessen yung pain nila, yung hirap nila. Total, nandun rin naman po sila. Angel, sa palagay ko, wala namang makakapag-question ng iyong intensyon dahil dati pa naman, alam ng tao na ikay tumutulong. Dati-dati pa yun. Kumbaga, hindi naman ito bago sa iyo, hindi ho ba? Ngayon, kahit may nangyaring ganito, meron ka pa bang susunod na i-o-organisang community pantry? O nadala ka na? Wala na po. Hindi na po. So yun na yung huli, Angel. Opo. Humilang din po ako ng tawad sa lahat po nung naabala. Hindi ko po talaga intention. Pasensya na po talaga. Alam po wala pong papel or silbi yung paghihingi ko ng tawad o pasensya din sa mga nangyari. Pero wala na po talaga akong masabing iba. Sorry lang po talaga.